nga gilap doon sa aning giingon nga citing inciting to sedition mo ang atong guest karong buntaga walay lain kundili si Angelo Palmones ang inyong makita kadaadlaw mga higala sa DZRH Teleradio alas 5 hantod sa alas 7 alas 7 hantod usab sa alas 7 imedya uba ko masayop o kanhay station manager sa DZMM si Angelo Palmones nga nailana nga si Kuya Angel. Kuya Angel, may buntag. Daghang salamat sa higayon nga imong gagahin sa atong tulumanon. Mga punto layo sa balita. Kini si Chito Visara. Kuya Angel. May buntag, Kuya Chito. Mula, anyway, Kuya Angel, no? Dako kayong balita diri sa lalawigan sa Bohol tungod kay ang local government unit represented by Governor Archap. Ha? May padangat o sumbong dito sa Office of the City Prosecutor sa Makati o inciting to sedition batok sa General Manager sa DYRD Bohol Chronicle o duha ka mga gitawag nila o co-conspirator tungod sa sedition. Gingon man ni sir, no? Pag-alsa batok sa mga namunoon sa kagamhanan, inciting, gigalgal. Ha? Nga pinagi sa paglitok og mga pung, sinultihan, nga suwat, pagpatik, aron lang makatandog o matayog ang kalina o kahusay sa katilingban sa Bohol. So, Kuya Angel, unsay kasulti naman na isip, batid na kayo, dugay ka na sa media, unsay may kasulti naman ni sir? Number one, wala ko, di na ko masamtan. Panggiitan nga, bugado man si Governor, di ba? Juris Doctor Ateneo. Oh, di ba? And, di ba siya bugado? Attorney na siya, attorney, kwan na siya, Ateneo graduate, Juris Doctor. Tatlo. Bugado, nga, ngano gamiton niya man ang iyahang nasairan sa abugasya para magharas og mga journalist? Kay ang kining kasuha, klaro mong yun nga harassment. Kaya nga, ipile man mo din siya, Makati. Maunay na kong misteryo. Para, unta, para ma-kumpleto iyahang harassment, dito niya ipile sa New York, sa USA. Para klaro, para din yung kadipensa, para maglisod yung dipensa. I mean, spirit of fairness on taba. Himuon niya ang kung gusto niya gyud nga maklaro ang pag-issue og dili na siya ba consider as a pure harassment case lang. He can simply file the case within the jurisdiction. Okay, kung ang issue niya gibanatan siya tungod sa iyahang kalidad sa pagpadagan sa kagamanan sa lalawigan sa Bohol. Sir, di ang jurisdiction within the Bohol area, yes. Yeah, that on naman sa Makati. Di ba? Oh. I mean, Kuya Angel. Gipangutana na siya sa media. O nga nung dito man ka sa Makati, may reklamo, dito man kami sumbong. Ang iyang tubag is, aron dili ko no, makaingon, ang mga gikiha niya nga hometown decision. So, ang kami nakurat may kay kining gipasabot aning hometown decision, meaning to say, hawak niya ang judiciary din is Bohol. Ina na mong gitang isda, madaktan mong gitang kuhan ba? Dili, I mean, knowing former Secretary Artyap, former Congressman Yap, Artyap, he's a colleague in Congress before. Ang na lang nato ba respeto ang trabaho sa mga journalists the way that we respect ang ilahang mando bilang mga opisyal pero dili niya unta makalimtan nga as officials of government subject sila sa criticism. Yes, and that's precisely di ba that the reason why we elect people to a position because ang public office mong good is a public trust. So, hindi ka dapat maging balat si Buyas. Kung may mga pupuna sa iyo, then face them squarely and do not use your power para manggipit. I mean,
I don't see any chance of this case winning before the court, especially here in Makati. Citing parameters of inciting to sedition, magaling ka namang abogado, mas may malaking chance ka na maipanalo ang kaso mo dyan sa lokal na korte, talip na dalhin dito sa Makati. Kasi ang magiging tingin dito ng ano, magiging tingin dito ng korte, kung patas lang talaga yung laban, magiging laban, harassment. Mm. Kasi paano naman nasaktan yung ego mo? Ano? Or paano naman ito naka-apekto sa takbo ng peace and order dyan sa Bohol? Kung dito mo ipapile ang kaso sa Makati. Mm. Huwag may gubot sa Makati. So, wrong din nyo. I really can't understand bakit sa Makati niya ipapile. Sana nga, para malubos na lang yung malubos na. Take note ha, si Governor Art Yap is a good friend of mine. Hmm. In fact, sabi ko nga, nagkasama kami sa Congress. Pero I don't really see any reason why use his power para manggipit ng mga mamamahayag. Okay, Kuya Angel, no? Gipangutan na siya ug unsa man hinungdan nganong may reklamo man ka sa Makati. So ako nang ginung nina nga aron dili ko no tawag hometown decision ana ikaduha niyang tubag matud pa niya. Aron ni sila mo undang og pagsaway nako, ha? Mao na yang tubag. Aron kuno maundang ang mga pagsaway sa media niya, especially ang atong Bohol Chronicle o ang DYRD. So in other words, sakto ang imong kining paminsar nga pagpanghasi gini niya, harassment. Punta, mao na iyang itubag sa iyang mga position paper once nga tayuan na siya ka mga dokumento sa korte, punta, mao na iyang isight. Mm. But I don't think that will be his arguments, ano? And yun nga, I really hope that the court will decide on it with all fairness. Okay, Kuya Angel, sa lapad na mo, sa gitas-o na sa imong kasinatian sa media, doon na ba kayo naibawaan na sa local government unit, gikiha ang media tungod kay nagsigig sabay sa iyang criticize sa pamaagi sa pagdaniya sa pamunuan sa gobyerno sa ilang lugar, a local government unit? At daghan din noon sa Mindanao. Mm. Daghan nga na, pero hindi po din citing to sedition, oy. Dili lagi citing to sedition. Yan ang inciting. Libel pa siguro, pwede. Mm. Pero inciting to sedition, ang kanabang kuan, ang kanabang pagbanat mo sa galing imo bang gigalgal ang mga tao aron mo alsa sa kaning batok sa namunuan sa kagamhanan nga si Governor Yap pinagi sa mga pagsuwat, pagpatik sa pamantalaan or mga mga pong makasakit as far as he is concerned. So mao nay akanang yanong definition of og imong hubaron sa Binisaya mao nay inciting to sedition, imong gigalgal ang mga tao nga aron na mawad-an sila pagsalig sa gagamanan sa lalawigan sa Bohol. I hope ma-review niya ang iyang mga logbooks or sedition, no? Because I really don't see any justification para masuting imong pagpuna, ganang imong pagkastigo sa mga mali nga binuhatan sa isa ka lokal na pamahalaan, ma-consider na itong sedition. Again, lisod man good ning kwan, lisod ning iyang gibuhat kay murabag kwan, murabag ginapunggan niya ang mga journalists na himuon na ilahang trabaho. Mm. And that is not fair. Because wala ba nato sila ginapunggan nga himuon nila ang ilang trabaho, basta sakto lang ang pagbuhat nila sa ilang trabaho. So, hindi katuwiran yun. Pero nagugulat na ako, nakuratan lang ko kay, natingala lang ko kay nga no, inciting to sedition may anti-file na kato. Hmm. Tingali, ang akong lantaw, ana, Kuya Angel, is if he files cyber libel or libel,
taas mo kay ang standard being a public official, so maglisod gyud siya kay syempre ino na kag do not be on your skin. So tingali tungod kay pag atinyo graduate tingali na nakakita naglaing ari lang ta sedition. Exciting to sedition. Kunya ang nakakuha na ni Kuya Angel because sa kuan bitaw kining do na kay reklamo do na bitay kay case nga imong basihan. Ang nakamuot ane kay the case that he cited was a 1951 case of taga Bohol, Oscar Espelas versus People of the Philippines. Yung nainumdum ka nga itong gahikog-hikog ni si Oscar Espelas because of his kining kasuko sa Rojas administration. Unya gabutang siya ng suicide letter, nabutang siya ng pamamantala na itong panahon na he was convicted. So that was a 1951 case nga inciting to sedition nga iyang gisait. So that was a 7-decade-old case nga tingali ko, jurisprudence na, mo lang sa 1951 na lang sila nakakita. Pero na-convict ba na ito siya? Si Juan, si Oscar Espelas was convicted but he was pardoned kay bulano nung po si President Garcia. Pagka-presidente ni President Garcia, gipasaylo siya. Presidential pardon. But he was convicted. He was convicted. Okay. Tungod sa iyang gihimo. Pero ang ako amo lang ani kay ang keyword mo ganan is scurrilous. Scurrilous libel ba mura ba og kaning gakuan ka gabutang-butang ka kaning mga pong bastos ka scurrilous ba? Wa gyud may nakita sa among mga articles nga will fall under the term of scurrilous. Katong ka Oscar Espelas. Kuan gyud to, matawag na to kay iya mang giingnon nga swati si Truman ug si Churchill nga kinis Rojas pakauwa ginis di mo kalibutan. So kuan gito he was really convicted. That was the case that they cited. Hello Kuya Angel. Oh hello, naputol mga igala. So kini dai si Angelo Palmones mga igala, representative ni sa party list nga agham. Kauban ni sila ni Congressman Yap dito sa watakay bangon sa tong Congress no, kay 18 Congressman karon. Okay, so Kuya Angel. Yes, ito. Apa. Okay. So more na no, that is the background of the case that he cited as the reason why he filed the complaint before the office of the city prosecutor sa Makati. That was when, maybe he has that jurisprudence nga pwede i-sign, but again iba na kasi ang iba na sitwasyon natin ngayon. Marami nang marami nang paraan para number one, yung bang mga pinuna sa kanya hindi ba makatotohanan, inimbento ba yon? Di ba? Yes. I don't think media will just invent a story just to criticize a government official without sufficient basis. Oh, okay. So, kung factual ang complaint, why resort to case? Diba? Why resort to a sedition case? Kung sa palagay mo naman, may basihan yung mga reklamo against sa iyo. Okay. Diba? Usa sa mga gisite niya was a plunder case filed by the former city mayor of Tagbilaran. And so we reported based on what the allegations sa reklamo sa former mayor. Unya, every time there is a murakinta o criticism against niya, we really go out of our way to call him, but kuha na, giblock na niya ang istasyonan. Di na siya mutubag. Pero as long as ginahatagan siya opportunity to reply, then you can never consider that as a bias reporting. Yes. So I just really hope that the government, the governor will look at it as an opportunity para maipaliwanag niya yung kanyang side rather than blocking niya. We're on a political season and as a politician, dapat maintindihan niya yon. I don't think this is a win-win strategy
if Mukiha siya just to silence the media, kasi hindi lang naman kayo ang media entity that can carry that story. Other media entity, even a national media outlet, can always carry that story if we find truth doon sa mga allegations against him. So, does that mean he will be filing left and right cases against anyone else who will be carrying that kind of story? Mahurot. Mahurot ang mga media men sa Pilipinas. So, really, I just hope na, tingnan niya yung trabaho ng mga mamamahayagin, ng mga journalists, in espousing the truth. And kung sa panagay niya naman may basihan, he can always, he can always defend himself before the public rather than making harassment against people, especially journalists. For your information, Kuya Angel, no, he does not want wa siya magkuwang og media mileage because dako kayo ang iyang pundo para sa media. In fact, almost all programs all on the radio stations din sa Lalawigan sa Bohol, kuwa na, government program na. Mura-mura nagwa na, hapit na. Kami na lang wa pa. So, pero that's the spirit of democracy. Mabitaw. Otherwise, kung gusto niya mangyaring ganun, ay when you impose monopoly, then that's next to dictatorship. Hindi naman po pwede yun. I mean, he should appreciate when there's people criticizing him. Kinana. Because that's your opportunity to correct your mistakes. Diba? Yes, yes. Because a true friend will criticize you and tell you ito yung mga dapat mong gawin, ito yung mga pagkukulang mo. Ang mga kaibigan na baw nang baw na lang sa iyo, nagbabaw lang dahil sumusunod lang sa iyo dahil nakikinabang. So, huwag niyang tingnan ang criticism. Let's not look at media criticism as hostile move against your political plans, di ba? Okay. It's an opportunity for you to correct kung ano man yung mga pagkukulang mo. Okay. Ang usa po na, no, di man tama kaingon na perfect na, Kuya Angel, no? We have lapses, journalistic lapses, no? But we try our best to correct it. Muna, nga, kanang imong auhag ni Governor Yap nga hinautpunta nga imong tahuron ang kagawasan sa media o sa mga katawhan nga musaway sa imong pamaagi sa pagduma sa inadaalaw nga kalihukan sa atong kagamhanan sa Lalawigan sa Bohol. So kining giingon nimo nga tuwa sa Makati ambot og makakuha ba tag PCR test ano ning adto sa Makati. Anyway, for sure the court will look at it fairly, ano, naniniwala naman tayo sa mga korte. Huwag lang sana gamitan din ang impluensya, no? Considering that he's holding office now as a governor of Bohol, huwag din sana, hayaan na lang na maging malaya ang korte sa pagdedesisyon o sa piskalya sa pagdedesisyon. Huwag lang gamitan ng impluensya. Okay. I'm sure, no, that our kining conversation karon is recorded by government media, and I hope that your message kaubanan mo sa ikapilang Congress mo kauban na Kuya Angel? I think 15 Congress. Okay, sa 15 Congress kaubanan mo. So I hope nga maabot ni niya nga an appeal from a former colleague sa Congress and as a member of the media nga hinatpanda nga kining imong gipanulti niya iya po ning mahinuklugan ba ibut ponder on this sa imong gisulti Kuya Angel. Oo, kaya nga tinawag na port estate and I don't think Mr. De Jarezco would be that irresponsible of bringing out stories that is not factual. Walang mga basihan. Pinag-aaralan yan. And if you recall, yung nangyari noon sa Hilo Garci,
no less than the president apologize because we bring out the story. Siguro tingnan niya rin yung ano, tingnan niya rin yung wisdom nung ano, nung pagpatakob baba. Kung, again, kung nakikita mo na ano, nakikita mo na may pasihan naman ang pagpuno sa iyo, gamitin mo ang opportunity na ito as way of correcting kung ano man yung mga pagkukulang na sa palagi mo instead of being hostile. Oh, okay. Or being adversarial. So yes, I agree with you, no? Kaya kani dugay ra ni siyang cabinet member ni Gloria Macapagal Arroyo. At that time he was my secretary. So, secretary. So he might learn the he might recall unsay nahitabo atong panahon ubos sa administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. And at the time ng mga panahon yun, hindi naman ganun pa pala Sibuya si Governor or si Secretary Art Yap. He faced issues squarely, you know. So I again siguro nga ako nang makikiusap sa kanya bilang isang kaibigan at isang dating masamahan na hayaan na lang ang mga mamahayag niya gawin yung kanilang trabaho rather than filing suits that will ano, that will be perceived as harassment. Okay. Consistent yung mga pagpuna, then be thankful. Because you have somebody who's telling you what's wrong and what should be done to correct, you know, rather than listening to the sycophants. Mas mahirap kasi kung mga psychopants lang yung mga pinakikinggan mo dahil wala talaga silang sasabihin totoo sa'yo. Okay. Hindi mo alam, madumi na pala yung paligid mo, eh, ang mga nakapaligid sa'yo sinasabi, malinis na malinis ka pa rin. And I don't think it will help you as a, becoming a better leader, becoming a better person. At the end of the day, ang Diyos, makakapalumag yun doon saan tinuod yung dili. Diba? So, tingnan niya sa lugat ito sa opportunity kung paano i-correct yung mga pagkukulang. Okay, Angelo, Kuya Angel Palmones, thank you for your time. Gigahin nimo sa atong tulumanon mga punto loyo sa balita. Wai ka pa yan, Kuya Chito. Daghang salamat, Sir Angelo. Thank you. Mahimintag ka nimo. Okay, matumahigala ang kanhi.